Alam niyo po, bilang magulang, tandaan niyo sa mga magulang po, hindi ka makakarating sa dapat mong marating ng punong-puno ng hinanakit ang puso mo, lalo na sa mga anak mo. Totoo po yun, maraming anak, pwedeng masaktan tayo bilang magulang. Pero kailangan mong palayain yung mga anak na nakasakit sa kalooban mo. Ibig sabihin, kailangan mong bitawan yung sakit na dinala nila sa'yo. Sa mga tao na hindi nagtagumpay ang relasyon, kailangan mong palayain yung mga nakapanakit sa'yo para makapagsimula ka uli ng mas bago at mas magandang relasyon. Bilang mga anak, mahihira ka pang kang maabot ang dapat mong maabot kung punong-puno ng hinanakit ang puso mo sa mga pagkukulang ng magulang mo. Anong pinapakita nito? Una, pipigilan kang makalapit sa dapat mong marating sa sakit na hinayaan mong mag-stay sa puso mo. Alam niyo po, pwede tayong masaktan, pero hindi mo dapat pinag-i-stay ng matagal yung sakit sa puso mo. Sino man yung nakapanakit sa'yo, dapat hindi mo pinatatagal yung pag-i-stay sa puso mo nung sakit na dinala niya sa'yo. Lahat ng sakit sa kalooban na pinayagan mong mag-stay sa puso mo, magse-serve as a stumbling block palapit sa dapat mong marating. Magse-serve as a reminders na sugatan ka pa. Magse-serve as an entry point para masaktan ka uli. Yung mga taong paulit-ulit na nasasaktan kasi merong ayaw pakawalan, merong ayaw palayain. Pero once na natuto kang magpalaya, alam niyo po, unti-unti gagaling ka. Unti-unti makapagsisimula ka uli na magmahal na parang hindi nabigo. Sino po rito gusto niya magmahal uli na parang hindi nabigo? Alam niyo po, masasaya ka lang at mas ma-enjoy mo lang ang pagmamahal uli pag natutunan mong magmahal na parang hindi ka nasaktan. Again, hanggat pinag-i-stay natin yung sakit sa puso natin, pinalalala lang nito yung sugat na dala ng masakit na karanasan mo. At susubukan lang uli nito na saktan ang kalooban mo. Kaya kung gusto mo talagang makarating sa dapat mong marating, subukan mong magmahal uli na parang hindi ka nasaktan. Palayain ang nanakit sa'yo, palayain ang sarili, palayain ang ngayon dun sa kahapon mo. Tatlo ang dapat mong palayain. Yung sarili mo, yung nanakit sa'yo, at yung ngayon mo dun sa nakaraan mo. Dapat hindi nakasama sa nakaraan, sa kasalukuyan mo, yung nakaraan mo, lalo na yung masakit na phase ng journey mo. So, simulan mong mabuhay ng malaya sa mga nanakit sa'yo. Simulan mong magpatuloy ng malaya doon sa masasakit na karanasan mo at kumpletuhin mo ang journey mo na magmahal uli na parang hindi ka nasaktan. And finally, mag-expect ka uli sa bagong breakthrough na darating sa journey mo. Sa tingin nyo, bakit si Zacchaeus, ang tingin ng marami, wala ng pag-asa, failures at makasalanan, biglang nagbago yung direksyon ng buhay niya eh. Simple lang, dahil naniwala siya na kaya pang baguhin ng Diyos ang buhay niya. Naniwala siya na makakabangon pa siya. Naniwala siya na makakarating pa siya sa dapat niyang marating. Sino po naniniwala? Kaya pang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya pang baguhin ng Diyos ang kwento ng relasyon mo. Kaya pang baguhin ng Diyos ang kwento ng pangarap mo. Sino po naniniwala? Kaya pang baguhin ng Diyos ang kwento ng kabuhayan mo. Lahat ng bagay na dapat magbago sa buhay mo, hindi hihinto ang pagkakataon na kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, kaya pang baguhin ng Diyos, hindi lang ang buhay mo,
maging ang relasyon mo, maging ang pamilya mo, maging ang pangarap mo. What's the point? The moment you believe na magbabago pa buhay mo, that's the moment na magsisimula na ma-encounter mo ng pamilya mo ang panibagong destiny. Matagal nang inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa pamilya mo. The moment you believe na makakabangon ka pa at ang pamilya mo, that's the moment na hindi na lang ikaw, kundi kasama ang Diyos, mararating nyo yung dapat nyong marating. And the moment you believe na makararating ka pa at ang pamilya mo sa dapat mong marating, that's the moment na mismong kamay ng Diyos ang maghahatid sa iyo at sa pamilya mo sa dapat nyong marating. Meaning, walang makakapigil sa iyo at sa pamilya mo na magtagumpay. Walang makakapigil sa pamilya mo na guminhawa. Walang makakapigil sa iyo at sa pamilya mo na makarating sa dapat marating destiny na inihanda ng Diyos. Maniwala ka, when God sees your family, hindi ang kamalian mo ng pamilya mo ang tiningnan ng Diyos. Maniwala ka, when God sees you, your family, hindi ang kabiguan mo ang tinitingnan ng Diyos at ng pamilya mo. And when God sees you, your family, hindi yung nakaraan mo at ng pamilya mo ang tinitingnan ng Diyos. Dahil ang nakikita sa iyo ng Diyos, magtatagumpay ka pa ang pamilya mo. Ang nakikita sa iyo ng Diyos, makakarating ka pa at ang pamilya mo sa dapat niyang marating. Ang nakikita sa iyo ng Diyos at sa pamilya mo, hindi yung mga masasakit at pangit na sitwasyon mo ngayon. Ang nakikita ng Diyos, yung magandang nag-iintay sa iyo. At kaya ni Zaccheo. Hindi nagkataon na pumunta ang Panginoon sa Jericho. Ang pinakalayunin ng pagpunta ng Diyos sa Jericho para ma-encounter siya ni Zaccheo at malaman ni Zaccheo magbabago pa ang kwento ng buhay niya. The same concept, bakit nandito ka ngayon? Hindi nagkataon na narinig mo ang mensaheng ito dito sa physical service and even dun sa online. Dahil kasama sa dahilan ng Diyos para sabihin sa'yo, kaya mo narinig ang mensaheng ito. Magbabago pa kwento ng buhay mo. Magbabago pa kwento ng pangarap mo. Magbabago pa kwento ng pamilya mo. And this is the day na itinakda ng Diyos para magsimula ang bagong kwento sa journey mo. Maniwala ka, ito yung araw na itinakda ng Diyos na magsisimula ang pagbabago sa kwento ng relasyon mo, ng kabuhayan mo, ng pamilya mo.